kaya naman upang matulungan ang mga Pilipinong magtatalong sa kanilang problema sa mapanirang uod at sa masamang epekto ng paggamit ng mga matatapang na pestisidyo. Nagsumikap ang ating mga siyentipikong Pilipino sa pangunguna ng project leader ng proyekto na si Dr. Desiree Hautea sa University of the Philippines Los Baños Institute of Plant Breeding na bumuo ng isang makabagong pini ng talong, ang Bt talong o Bacillus thuringiensis talong. Ang misyon ng IPB, gumawa ng makabagong binhi. So ibig sabihin, yung kung may problema yung talong at ang problema niya ay uod, kailangan gumawa kami ng mga talong na mabisa na panglaban doon sa uod. So may resistensya doon sa uod para makatulong nga sa ating magsasaka at saka ganun din sa mga consumers natin. So paano yan nag-umpisa itong Bt talong? Merong isang consortium na ng isang public at private na mga institusyon na ito ay pinangungunahan ng Cornell University. So inimbita nila ang UPLB ngayon dahil dito sa consortium na ito, parang tiningnan kung baka pwede tayong magkaroon ng public-private partnership para yung teknolohiya na naandun sa pribadong kumpanya mailipat dito sa mga public na institution dito sa tatlong bansa, India, Bangladesh at Pilipinas. Bt stands for Bacillus thuringiensis. Pinaikli siya na Bacillus thuringiensis. Ito yung soil bacterium, matatagpuan siya sa lupa na organikong tagalupa siya. So, it's an everyday na bacteria sa lupa nakikita. Matagal nang pinag-aralan at alam na siya ay hindi nakakapagkasakit, siya ay ligtas. So, yung primary transformation, so from the soil bacterium, so ina-isolate siya, tapos yung gene lamang ang kinokolekta and then tina-transfer sa eggplant using agrobacterium transformation. So, sa madaling salita, nagkasundo ang lahat. Kaya ang nangyari noong 2003, yung mga scientista natin dito sa Pilipinas nagpunta sa India. And then dinala namin sa India ni Dr. Josefina Narciso, yung plant breeder ng project sa India, yung Dumaguete long purple at saka yung Mara open pollinated variety developed by IPB. And then pinag-cross lamang namin, ginawa naming male parent yung Bt talong with our local variety to come up with our own Pinoy Bt talong. At tapos, noong 2005, yung paglalahi na ginawa ng scientista natin sa Pilipinas na gumawa ng paglalahi sa India, dinala ngayon dito sa Pilipinas. So 2005 yun nag-umpisa kasi dahil nga ang Bt talong ay produkto ng makabagong bioteknolohiya. So meron tayong mga batas na nangingibabaw kung paano natin itong mga produktong ito ng makabagong teknolohiya ay makakarating ng sa ating mga consumers na sigurado tayo na siya ay safe at siyempre kapaki-pakinabang. Magandang tanong yan, kung ang borer ay namamatay pag kumain ng Bt talong, what more ang tao o yung mga friendly insects like coccinellid beetles. So, ang coccinellid beetles, like just other insects, ay alkaline ang pH ng gut niya. But then, wala siyang receptor. Kaya hindi magbabind yung toxin at safe siya sa non-target arthropods. So, ang target lamang ng Bt talong ay yung EFSB. So, sa tao naman, acidic ang ating gut. At wala tayong receptor. Hindi ma-activate yung protein at wala tayong receptor. Kaya lalabas lang siya as the usual amino acid.